Dahil sa hirap ng buhay noon, lumuwas si Efren ng Maynila kasama ang kanyang ama. Pero sa halip na bahay, bilyaran ng kanyang tiyuhin ang naging tahanan nila. Gano'ng kabata ka ba nung nag-umpisa ka magbilyar? Nung mag-umpisa ako dito, walang taon, naglalaban eight ako... 8 years old? Naglalaban ako 12 anyos na. Ano naglalaban? Yung bilyar, lumalaban na ako. Lumalaban ka na, pumupusta na? Oo, meron na. 10 taon pa lang? Oo. Eh, buti pinapayagan ka ng magulang mo na... Hindi naman alam eh. Ay, hindi alam. Hindi alam. Oh, kasi minsan pagpasok ko na eskwela, paglabas ko, diretso na akong bilyaran. Ang kinamulatan mo, kinalakyan mo talaga, no? Sa bilyaran, doon nga rin ako natutulog, sa ibabaw ng lamesa. Ah, mismo sa ibabaw ng lamesa ng ganyan? Oo, pagka mga alauna na may naglalaro na, yung mga estudyante pupunta na, lilipat ako sa ilalim. Doon ako natutulog. Doon ka na lumaki, doon ka na natuto magbilyar. Yun na rin ang naging profession mo, no? Ayun na rin. Hanggang sa ngayon. Sa maingay at mataong lugar na ito sa Avenida sa Maynila, makita namin ang dating tinutuluyan ni Efren, ang Lucky 13 Billiard Hall. Bagamat nagsara na, may ilan pang nakasaksi sa dating buhay ni Efren dito. Nakikita niya kasi ako dito, nagbubukas ng pwesto rito sa baba, siya naman nakuupo dito sa baba ng bilyaran sa dalawang baitang. Pag dumarating ako, nandito siya. Nagbubukas na ako dyan sa pwesto sa baba. Merong naka-discover sa kanya na magaling siya magbilyar. Ganon-ganon. Eh, hindi mo masasabi talaga sa buhay ng tao talaga na yung kapalaran eh, di ba? Pilipinas, mga pat, matagal ng panahon itong mga ito eh. Eh, kung saan-saan mga ito, puro dito lang naman yung galing sa Pilipinas. Ito sa sport writer to. Ito ang bago yung 2012. Bagong-bago to. Tapos, ito naman yung TV, bago rin to. Na-premium ko rin ito. At dito rin namin pinapanood yung mga laro ko. Dito, nung nagsimula ako maglaro at nagkaroon ako ng mga trophy, mga 1976 pa lang, meron ako mga trophy. Nagsimula ako maging professional noong 1983. So, yung mga ito, kahit na nagkaroon ako ng mga trophy, hindi pa rin masyadong kilala dahil hindi pa popular ang billiard dito sa atin. At dito naman, sa dining namin, dito kami lagi nakaupo ng pamilya namin, lalo-lalo na pag may dumarating na bisita mga taga-ibang lugar, dito rin kami nagsasalo-salo. Habang nasa Maynila, sumabak rin si Efren sa mundo ng comics. Pero hindi bilang isang artist, kundi taga-salansan ng mga ito. Kumikita siya noon ng 90 piso sa isang buong buwan. Halaga na kaya niya raw kitain agad sa isang pustahan lang sa bilyaran. Sa anong punto ka naging big time? Yan, sa tansya mo. Kailan yung talagang hindi ka napipitsugin? Iba nang dating. Ganun. Kasi yung manager, yung nagsasama sa akin. Ah, may manager ka! Ilalabang ka niya. Ay sus, ganun pala yon. Okay. Kasi nag-aaral ako, pumapasok ako alas 6 hanggang alas 3 ng hapon. Pagdating ng alas 3 ng hapon, nandun na yung manager, nakabang na sa paglabas ng eskwela. Dadaling ka na. Dadaling ako hanggang umaga. Lalabang ka na. Ay, papasok sa umaga, may pasok. Hatid nila uli ako sa eskwela, no? Dire-diretso ka na. Diretso. Walang tulog, walang... Doon ako natutulog sa eskwela. Tawagan nila sa akin, sleeping. Ano tawag? Sleeping. Sleeping? Kasi parati ka natutulog doon sa klase. Doon ako natutulog sa ano na, sa eskwela. Ayun, eh, kaya naman pala, ano naabot mo sa school? Hanggang second year lang. Oh, kita mo nga, eh, paano sleeping ka ng sleeping? Eh, hindi bale, malaki naman ang... Sa, ano ang pinakamalaking kinita mo sa pagbibilyar? Yung last na 2006, yun ang pinakamalaki. Dito ba yon o sa abroad? Sa abroad, doon sa Reno, Nevada, yung... World 8 Ball, yung IPAT. World 8 Ball, IPAT. Oh, nung na-premium ko doon, 500,000. Pesos? Dollar. Dollars? Oo. Oh. $500,000? Oh, yun ang pinakamalaki.